First of all, I just wanna thank you guys. Lately, medyo nag-deep down yung tao natin, but still, thankful na meron pa rin nanonood. Medyo hindi ako nakakapag-NBA dahil medyo nag-focus sa Agun Hoops with PBA. Pero I promise, tuloy-tuloy pa rin tong channel na to sa NBA. Always here to give you quality commentary. Again, salamat sa mga solid dyan and malapit na tayo sa endgame ng 2022 season na sa conference finals na. So, let's have a preview sa dalawang matchup. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes na mga videos natin. First ay ang Eastern Conference. Magkakaroon tayo ng bubble rematch pero this time magmamatter na ang home court advantage. Ang Heat ang top-seeded team pero ang Boston Celtics naman ang best team sa NBA in the last 4 months and they just eliminated the defending champions Milwaukee Bucks. Jason Tatum evolved to be a star and yung defense ng Celtics is on another level. The Celtics went to the conference finals for the 4th time in the last 6 seasons and looking sa kanilang finals appearance since 2010. Samantalang ang Heat ay walang storied history pero ito ang kanilang 9th time sa conference finals in 34 seasons. Both teams ay merong injury sa kanilang starting lineup. For the Miami Heat, Kyle Lowry, and for the Boston Celtics, Robert Williams. Pero more likely, maglalaro sila agad early in the series. So, these are the things to watch sa series na ito. More on switching dahil 55% of the time, laging nagsiswitch ang Boston Celtics sa mga pick and roll plays. Boston will more likely use the switch option para kay Jason Tatum or Jaylen Brown. So, ma-attack nila yung lesser defender ng Miami Heat. Another key part here, can Jimmy Butler continue to carry the offense? In the playoffs, he is averaging 28.7 points with improved shooting both inside and outside the paint. Magiging testament din ito para sa kanya dahil noong bubble series, yun yung kanyang pinaka-lowest production sa isang playoff series with 19 points per game. Here are some of the numbers to know. Boston Celtics made 53 more threes sa series nila kontra Milwaukee Bucks. Ito ang pinakamalaking differential sa buong history ng playoffs. Yung 110 three-pointers ng Celtics is tied for third most in a playoff series. Kung saan, grabe naman talaga yung shooting na pinakita ng Celtics, especially noong Game 7. Ang kanilang season series is 2-1 in favor of the Celtics. Sa talo ng Boston, sa kanilang regular season game is awful yung kanilang shooting sa labas. At sa dalawang panalo naman ay tumira ito ng 48.6% sa kanilang possession sa 3-point distance and converting 39%. Kung saan, ito yung magiging weapon ng Boston kung gusto nilang matalo ang Miami Heat sa series. Samantalang yung Miami Heat, ranked 13 lang sila sa playoff 3-point percentage with 32.1%. Yung nakaharap nilang Atlanta Hawks at Philadelphia 76ers ay nasa ilalim lang nila in terms of 3-point shooting. Kaya malinaw sa mga numbers na kung papatayin ang Heat ng Celtics sa labas, dapat humanap ng ibang advantage ang Heat sa series na ito. Sa kabilang series naman, Western Conference Finals. Golden State Warriors versus Dallas Mavericks. Both teams have a bumpy road to get here. Yung big three ng Warriors only shared 11 regular season minutes dahil sa injuries. Third seed in the West, tinalo ang Denver Nuggets in 5 games para makaharap ang physical and young Memphis Grizzlies and it took 6 games. Ang Dallas Mavericks ang 4th seed sa West, relying on Luka Magic and the brilliance of Jason Kidd. Nakatulong din ang kanilang mid-season trade na ginawa kung saan binitawan nila si Kristaps Porzingis. Tinalo nila sa first round ang Utah Jazz in 6 games and then upsetting the number 1 seed, Phoenix Suns. Here are the things to watch sa series na ito. Expect a full roster from the Warriors dahil makakabalik na si Coach Steve Kerr from Health and Safety Protocols kung saan namintis niya ang Games 4, 5, and 6 kontra Memphis. Magbabalik din sa roster si Andre Iguodala as early as Game 2. Namintis niya din ang buong series kontra sa Grizzlies. Clearly, yung success ng Warriors ay kina Stephen Curry, Klay Thompson, and Draymond Green. Pero
malaking factor dito yung ibang players, especially Jordan Poole at Otto Porter Jr. Mamiss lang natin si Gary Payton na magiging Luka stopper sana, pero hopefully the other defenders will do their best against Luka. Next thing, how far can Luka go? If they cannot stop him, mararanasan nila ang naramdaman ng Jazz at Suns. Those team doesn't have solution lalo na kapag playoffs. Pero dumaan din ang Warriors kay Nikola Jokic at Ja Morant. So expect natin na maraming defenders ang ibibigay sa kanya. Porter, Green, and even Looney. Kapag quicker defenders naman, nandyan si Klay Thompson at Andrew Wiggins. Expect din natin na papagurin ng Splash Brothers sa defense si Luka Doncic. Tsaka key part din dito yung mga naging katulong ni Doncic along the way. Dinwiddie, Bronson, and Finney-Smith. As per Golden State naman, lalabas dapat muli ang strength in numbers. Hindi talaga stars ang dapat mag-step up lang kapag long series. The numbers to know, 22.4. Ito yung number of minutes na hawak ng Mavs ang bola sa isang laro. Ang series na ito ay labanan rin ng playstyle. Yung isa, ball movement with quick plays. Samantalang ang isa, playing slow. Sa loob ng tatlong sunod na taon, si Luka ang may pinakamatagal na minuto na hawak ang bola. 10 minutes per game. Samantalang sa Warriors, ni isang player ay wala sa top 10 sa may pinakamatagal humawak ng bola. They are ranked first sa player movement at second sa ball movement. Samantalang ang Mavs ay ranked 15 sa player movement at 16 naman sa ball movement. It's gonna be Luka Magic versus strength in numbers. Parang Luka Doncic versus the world. Ang season series ay 3-1 in favor of Dallas. Aasa tayo kay Wiggins na magiging primary defender ni Luka. Tsaka another key stat here is yung rebounds. Yung Mavs ay laging nag-aalaw ng offensive rebound. Kaya magiging malaking tulong dito si Kevon Looney, especially last game, nakapag 22 rebounds ito and 11 offensive rebounds. Gusto ko lang ding sabihin na sana maging aggressive na si Draymond Green sa offense. Kasi kung magiging passive lang siya, predictable na yung offense kahit pasabihin natin mataas naman yung kanyang basketball IQ. So it's not really Luka versus the world kasi X-factor din dito si Spencer Dinwiddie and Jalen Bronson. Magiging mahirap ito sa Dallas kung all Luka. Gusto ko rin sanang makakita ng unstoppable Curry. Warriors is nothing also kung wala si Thompson and Poole. After kasi ng record ni Steph, he is not the same na consistent every game. I hope Curry will realize na he needs to do more, score more, and be consistent kasi magiging mahaba ang series na ito. Kayo ba, anong prediction nyo sa dalawang series na ito? Let me know all your thoughts in the comment section below and use the hashtags of your team, hashtag HeatCulture, hashtag Celtics, hashtag MFFL, and hashtag DubNation. That's all for this one. I will now step back. Bye-bye.